Magandang umaga! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng June 24, 2023 na kung saan sa ngayon ay nananatili pa rin na may dalawang LPA na nasa silangang bahagi ng Mindanao na nakapwa po nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone. Ang mga LPA po na ito ay tinawag ng Joint Typhoon Warning Center ng Invest 92W ang nandito po sa loob at Invest 93W naman ang nasa labas ng ating area of responsibility. Ang mga ito po ay posibleng maging isa na lamang ang sirkulasyon sa mga susunod na oras na at posibleng lalakas na magpapalakas din ng habagat sa mga susunod po na araw. At kung maging bagyo na po iyan ay tatawagin sa local name na Bagyong Dodong at ito naman ay pinapakita ng forecast model natin pong ginagamit hanggang sa susunod na dalawang linggo. At sa lagay po ng ating panahon, ngayong madaling araw ay may mga isolated rains sa silangang bahagi ng Isabela, Aurora, Quezon, Rizal, Batangas, Bicol Region, Mimaropa, ilang bahagi ng Samar Provinces, Leyte, Northern Cebu, ilang bahagi ng Panay Island at Surigao del Norte. At mamaya ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng Luzon at Mindanao. Pero nagsisimula na po ang maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa ilang bahagi ng Aurora, Quezon, Bicol Region, Mimaropa, Samar Provinces, Leyte, Panay Island, Negros, Cebu, Surigao del Norte at Zamboanga Peninsula. At mamayang hapon po ay mas maraming lugar na muli sa ating bansa ang makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan at posibleng malalakas na ulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Kabisayaan at Mindanao. At maulap rin ang kalangitan na minsan ay may mga pulupulo na mga pag-uulan sa ilang bahagi po ng Northern Luzon. Kaya kung lalabas po tayo sa ating mga tahanan ay guliin lamang po natin ang magdala ng kahit anong panangga po natin sa init ng araw at protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa atin naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na anumang gale warning signals, pero iba yung pag-ingat lamang po kung papalaot tayo para makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!